Pinahanda ko na eh. Pakalimilimihin nga natin. Direk, iparinig mo lang muna yung binanggit ni BP Inday Sara. Sige nga. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil ha, hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Ayun. Yung sinabi niya, huwag kang mag-alala, ma'am. Ewan ko sino yung kausap niya. Ano po ito online press con? Parang natanong siya nung isang reporter doon sa online. Kaya ang sinagot niya, huwag kang mag-alala, ma'am. Kasi nga, pinanggalingan nito may threat sa buhay niya. Unang-una, tinanggal yung kanyang mga gwardiya, tama? Mm. So, ayokong dibatihin yun. Ayokong puntahan yun. Apo. Sinabi niya, may threat sa buhay niya. Ngayon, may nagtanong sa kanya, huwag kang mag-alala, ma'am. Sabi niya, dinig na dinig ko. Apo. Para sa ganun, ay mawala yung threat na yon, o kaya makounter ang threat na yon. Mm-hmm. Sinabi niya, nag-hire na rin ako. Pag ako ay napatay. Mm-hmm. Pag ako ay napatay. Apo. Meron ba siya sinabi, diretso ba siya, papatayin ko kayong lahat? Iba yun eh. Iba yung pag ako napatay. Pero yung threat na merong laman, merong laman at buto. Apo. Diyan, tandaan mo to. May laman at buto, apo. Walang kondisyon ito, papatayin kita. Okay, diretso. Apo. Diretso yan. Diretso yun eh. Kaya sinasabi ko, emotional outburst ito eh. Aha. Isa nangyayaring struggle, sa nangyayaring... baka naman sabihin, kinakampihan ko na, ina-analyze natin dyan. Totoo. Anong pinanggalingan ito? Oo. Anong pinanggalingan? Lahat na ng puwersa, lahat na ng kanyon ng House of Representatives nakatutok sa kanya, samantalang yung 349 na binigyan ng audit observation memo ng COA, tatawa-tawa lang. Nakaligtas sila. Bakit ganun? Napagkatas, may threat sa buhay niya. Hmm. Itong mga tao niya na araw-araw inuusig ng good government. Meron, ito ah, siguro talaga sumobra na eh. Opo. Nakakulong. Yung Yusek Lopez. Yung Yusek Lopez. Opo. Akalain mo nagpasinag lang sila ng mga video. Bigla na lang in-extend ng another 5 days ang pagkakulong. Ano nangyari? Oh, iniiba daw yung ano, tagpo eh. Tsaka hindi na naman daw lumiyan doon. Sinong nag-iba ng tagpo? Pinayagan ba yon na matanong man lang kung may kaugnayan siya sa mga pinalitaw ng mga video? May nakapagsalita ba sa kanya? Meron siyang abogado na magsalita para sa kanya para depensa ng sarili? Wala. Wala. Bigla na lang nag-motion, walang objection, in-approve yun. Kasi hindi ako pwedeng mag-object eh. Kasi daw hindi ako member eh. Hindi ka member yung komito. Kapag hindi ako member, hindi ako pwedeng mag-object. Ganun ang ano nila eh. Ayun. Anong klaseng proseso nangyayari? Oh. O ikaw ang vice president, baka higit pa doon, nasabi mo eh. Naku. Mukha.